ano guys, meron tayong hydraulic door closer dito. So ito ay mostly na nakikita sa mga pintuan. So ito, meron siyang tagas. So restore natin siya, babaklasin natin. Kasi mostly kasi sira nito, nasisira yung o-ring. Yan, kabilaan po yan. Tsaka, o kaya sira yung bushing. Yan. So ang cost nito, tumagas siya ng tumagas. So nag-usin siya ng hydraulic oil. So yan, tumagas siya sa katawan niya. So hindi na siya gumagana, kumbaga bumabalibag na lang siya. Kasi hindi na gumagana yung hydraulic niya. So yan, yan yung mga tagas. Diyan nagmumula. Yan. So babakalasin natin guys. So bago natin baklasin guys, mas mainam na linisan muna natin para hindi siya madulas pag binaklas natin. Yan. Linisan muna natin. And guys, plus natin siya. So dito kanina yung leakage nakita natin. So yan, tanggalin natin. Tanggalin lang natin to, luwagan lang natin to. Yan, ito yung laman niya, yung bushing. Yan yung bushing niya. So yun yung o-ring niya, may o-ring siya dito. Yan, o-ring. Yan, re-repaste lang natin to. Yan. So yan guys, yan yung rock cylinder niya. Yan, diyan na gumagana yung hydraulic oil niya. Yan. Yan ang nagmi-minimize para magkaroon ng shock, para magiging smooth yung pag-play ng mga pintuan natin. So ito na yung pinion gear natin. So i-refurbish natin siya para maganda yung laro ng o-ring. So ayan guys, ito na yung nireface natin. So ayan, okay na yung mga shafting natin. So yung o-ring natin, magiging okay na yung lapat nyan. So ngayon, assemble na natin sya. Ayan. So ayan guys, pag nalinisan na natin, ito pwede nating assemblein. So ayan, unang-una, lagyan natin yung o-ring. Ayan, yan muna ang unang natin ilalagay. So i-testing natin itong pinion gear natin dito sa may shafting. Yan, smooth.